Ito mga idol, meron silang Twitter na alloy frame naman. Ang presyo nito 27,500. Negotiable naman po 'yon sa price niya. So ito, tara lapitan natin. Ito kasi ang hindi siya carbon. Kasi yung dalawang na kanina, nakita ko doon na carbon 'yon. So ito ngayon, so 27,500 price. Ang frame nito 27.5. So yung pagdating sa size po, size 17. Size 17, Twitter, alloy frame. Kung mapapansin nyo dito, smooth weld siya. Yan, sa may seat tube. Tapos pagdating dito sa may sa harapan niya mismo, sa stem tube niya mismo. Ayan, smooth weld na, hindi masyadong mahalata yung mga welding. So ang nga nito, Mantis ha. Mantis Twitter. Naka internal cable routing siya. Dito, kaliwat kanan to. So yun yung papunta mismo dun sa niya. Sa RD. Ito yung papunta sa RD. So ito nga pala, kasama rin to dun sa 1x. 1x 13 speed. Ayan. So syempre, dito muna tayo sa handlebar mga idol. So yung handlebar, straight bar na gawa ng Twitter. Tapos itong component niya mismo, Twitter din. Itong stem niya, handlebar. Stem going to handlebar is alloy din Twitter. Headset. So pagdating dito sa brake lever niya, A-Zoom. Ayan, kaliwat kanan alloy brake lever. Tapos yung shifter niya na 13 speed na retrospect. Okay, sa dito naman tayo sa may niya mismo. Shock 27.5, may lockout na po siya. Alloy na siya. Nagawa rin mismo to ni Twitter. Ayan, material number M3.0 Pro nakalagay dito. Ayan. Pagdating sa hubs mga idol ha, ito quick release siya. Alloy yung hubs niya, quick release. Disc brake, ayan, hydraulic disc brake sa harapan, ganun din sa likuran. Double wall. Nagawa ng retrospect itong rim nito mismo na 27.5. Yung gulong, skin wall, ang nakasalpak dito 27.5 by 2.25. Ayan, skin wall mga idol. So maganda na tingnan. Gawa ng Innova Pro. Ayan, transformers nakalagay. Ayan, Innova Pro. So yung combination ng kulay maganda kasi black, may silver, may gold. Ganun yung mix nung niya, combination ng kulay. So maganda siya mga idol. Okay, pagdating dito sa saddle, original na Twitter, pure black siya. Tapos yung seat post, 34.9 mm. And then dito sa may niya mismo, etong quick release na rin dito sa may seat post. Alloy po pareho. Okay, down. Ayan, pagdating sa BB to, BB niya 35 to 50 nm. BB. May tunog na, tunog mayaman na rin. May oil slick to mga idol, oil slick. Oil slick pala. Ayun, dito lang yung oil slick sa kanya, ayan. Saka yan. Siyempre, pagdating dito, nakalagay dito, no regulatory function. Do not lose it, my God. Pero yan, hydraulic disc brake na yan mga idol. Dito sa likuran, ganun din sa harapan. So maganda ha, quick release oh. Pormahan na, pwedeng pwede. Twitter, naglabasa ng mga magagandang mountain bike ni Twitter ngayon. Pati sa road bike, lumalaban sila. Ito naman tayo sa crank na retrospect, new style. Ayan. So ang nito 3040 to, sigurado na ako. Crank 3040. Yung BB niya na 2441. Tingnan natin yung sa BB. Maganda BB niya eh. Syempre may butas yan, may butas. Butas ng kaligayahan na naman. Gisko, himasin natin, himas butas, himas yan. Ayan, 1x13 speed po. Syempre, pagdating naman dito sa niya, retrospect 13 speed yung RD.
Yan, 13 speed po siya. Siyempre, pinakamaliit na cogs is 11 speed. Hanapin ko na naman to. Hanapin natin yung pinakamalaki. Panalo! Pinakamalaki panalo! 50 teeth yan, sigurado na yan. 13 speed hanggang 50 teeth. Yun. So, ang presyo yan, 27,500 negotiable. Yan. Password, Chichoy 21. Alloy frame siya mga idol ah. Mantis 2.0. High performance configuration. Yan, Mantis. Dito lang po kay LJ Bike Shop, Telebastagan, San Fernando, Pampanga. Available sa kanila, new arrival to ngayon sa kanila. Yun no? Ito mga idol, tong Twitter Storm, ayan, ang presyo niyan 44,000, negotiable po yan. Ito naman 38,500. Ito naman yung Leopard Twitter. So okay, yung dalawa na yan mga idol, parehong carbon frame po yan mga idol. Pareho rin siyang 29er, ayan. So syempre, unahin natin dito sa Storm, 44,000, ayan. Carbon frame siya mga idol, ayan. Siyempre, ito, naka-internal cable routing na rin siya. Ayan. Tweeter. Gawa ng tweeter, internal cable routing. Ayan. Yung shifter, ito yung papasok ng shifter. Ito na mga isa rito, ito yung hydraulic brake doon sa likuran. Siyempre, hydraulic na rin to mga idol. Kaliwat kanan po. Naka-Tektron na pala to, hydraulic brake. Ito alloy yung brake lever nito na hydraulic. Kaliwat kanan po yan. Siyempre, wala na siyang shifter dito. So ito lang ang isang shifter dito. Naka 13 speed nga pala to na retrospect shifter. Ayan. Yung handlebar nga pala nito mga idol, punas-punas, himas-himas, patanggalan likabok. Pasensya na po. Ayan, alloy po yan mga idol. Gawa rin ng tweeter. And then siyempre, itong stem niya tweeter din. Headset, original na tweeter din po. Siyempre, pagdating naman sa lockout, ito. So, ang lockout nga pala nito mga idol, naka-remote lockout na siya. Yung remote lockout niya, nandito sa bandang kanan. Ayan. Kalimitan sa iba kasi nakikita ko na remote lockout, nasa kaliwa. Pero dito linagay sa bandang kanan. So, parang ang dami mong pipindutin. Isahan na lang. So, matrabaho yung kanan mo pala dito pag gumiyahe. So, wag na natin isipin yon. Okay na po yon. Siyempre, pagdating sa shock na 29er, ito, gawa rin ng tweeter, alloy na po yan. Tapos, alloy, hubs, quick release dito sa harapan, ganun din sa likuran. Disc brake, hydraulic sa harapan, ganun din sa likuran po. Siyempre, double wall na retrospect alloy rim ang nakasalpak po dito. Ayan, retrospect. Ayan. So, naka-skin wall nga pala to mga idol. Itong gulong niya, ang ganda tingnan, no? Size 29 na gawa ng Innova. Innova Pro CrossFit. Ayan po. So, ang size nitong gulong na nakasalpak dito, 29x2.25 po. Naka-skin wall. Dito sa harapan, ganun din sa likuran po. Yun. So, pagdating naman mismo sa down tube niya, medyo patulis itong area na to. Ang pinagkaiba nila dito kasi medyo siya eh. Almost pareho naman. Ang inaano ko lang kasi dyan yung pagkasulat nung tweeter niya. Ayan, medyo patulis. Ayan, kulay black. Ito naman silver yung sulat niya. Pero Storm 2.0 frame. Ayan po. Okay, dito naman tayo sa seat post, alloy na po. Tapos yung saddle alloy, nagawa rin ng tweeter mismo. Quick release na rin sa may seat post tweeter po. Pagdating dito, retrospect. Ayan, uy, tunog mayaman. O, yun ang una ko narinig ha. Ang lakas naman. Wow, Doremi. Himas-himas lang, himas-himas. Siyempre, ito, retrospect new style crank.
So, ang ano nito, 30-40. So, syempre may butas dyan. So, hindi ko tatawaging ano to, Halotech mga idol. Kasi, sa ang Halotech is for Shimano lang din, ang pagkaintindi ko. Ito naman, butas po ng kaligayahan. Alam nyo na. Yon, di ba? So, 30-40 teeth na nakalagay dito mismo sa chainring nito. Tapos, ang crank niya is retrospect. Okay. Pagdating naman dito sa ano, retrospect 13 speed. Ito mismong RD niya mga idol. Wow, tapos oil slick. Ang ganda naman niyan. Ayan, oil slick mga idol, 13 speed. So, ang 13 speed sa pagdating sa cogs niya, 11 to 11 to 50 teeth. Pinakamalaki 50 teeth, pinakamaliit 11 teeth. So wow, pwedeng pwede palagto lahat sa akyatan. 1x13 speed. Yan. Siyempre retrospect po. Gawa ng retrospect, 44,000 po yung price nito. Carbon. So medyo may kaagaanan na po siya. So ang size nga pala ng frame nito is small. Yan, small frame ang size nito. Pero talagang meron na po siya nakaabang na ano, eto, naka-internal cable routing abang para dito sa FD niya. Yun ang kagandahan niya. May abang na kung gusto mo siya gawing 3x. So, lahat po ang ano, mayroong options. Pagdating dito sa ano niya, sa eto yung dito lumabas yung cable niya, yung ano sa hydraulic. Tara, kabila tayo. Siyempre, pagdating naman sa ano hydraulic po, gawa ng Tektro. Yan. Yung hydraulic brand is Tektro din. Ayan po mga idol, puro Tektro na rin. Shimano mga idol. Yan. Pagdating sa ano, ang ganda ng ano, gaganda kasi ako sa forma ng frame. EPS technology po yan. Wow. So yun, mamaya mapapansin natin ang pagkaibahan nila ni Leopard. Okay, oil slick yung ano niya, yung mga cogs. Okay, dito naman tayo sa 38,500 na tweeter na Leopard. Ayan, Leopard po yan mga idol. Ayan, si Leopard naman po, carbon frame din po siya. Also, gawa rin ni tweeter. So, magkapatid yan. Siyempre, pagdating dito, tapered tube din siya. Pareho sila ni ano, na tapered tube na rin. Pagdating dito sa may ano niya, kasi napansin ko sa ano, spacer nito is carbon na rin nakalagay. Headset, original na tweeter, stem, alloy na tweeter. Alloy din tong handlebar na gawa rin ng tweeter. Yan, medyo magkakapareha sila ni ano, ni Storm 2.0. So siyempre, ang pinagkaibahan naman nila, dito naman sila nagkatalo dito sa ano, sa mismong brake lever na pang hydraulic. Ang brand is Zoom. Naka-zoom na siya mga idol. Siyempre, pagdating naman sa retrospect nito, shifter retrospect 12 speed. Yun ang pinakaibahan nila. Kasi si ano is 13 speed ito, 12 speed. Pero naka-zoom, naka-a-zoom na siya na ano, brake lever na alloy siya dito kay ano, Leopard meter. Siyempre, pareho naman sila pagdating sa ano, sa lockout. Ayan. Pagdating sa shock po, naka-remote lockout na rin siya. Ayan po, pumunta rito. Dito rin nakalagay sa right side yung remote lockout niya. Ayan. And syempre, ang size din yan, pareho silang 29er. So pareho sila na alloy din. Alloy na 29er po. Yung hubs is almost ang pinagkaibahan, magkaiba sila sa hubs. Sa kulay lang. Pero pareho silang gawa ni retrospect na ano, na hubs. Hubs na ano yan ha, quick release sa harapan, ganun din sa likuran. So tingnan ko, nakapapansin nyo, teka lang. Ito ha, nakalagay dyan, RC, yan. New style, Solon yan ha, retrospect. Tingnan natin ngayon, yung kay ano, kay pinagkaiba ni Storm 2, dito kay Leopard. Ayan, so yung hubs niya, may kulay pula at merong ganyan, retrospect na ganyan lang din. Ayan po yung itsura. Siyempre, kay Storm 2 po yun.
So same po sila. So naano ko na yung ano niya. Okay, sa Twitter saddle pareho sila. Yan, gawa rin ng Twitter, parehas din sila ng size pagdating sa seat po sa Twitter. Ayan. 34.9 mm. Ito, quick release na po na Twitter dito sa seat post mga idol. So sa frame, hindi rin magkakala yan. Pareho lang po sila na high-end frame technology na rin na carbon. Siyempre, Racing Passion by Twitter. Ayan. Napansin ko lang sa pagdating sa down tube, medyo mas maano to, ayan, yung grip ko, yung kamay ko sinagad ko hanggang ganun. O medyo malapit na, konting ano na lang abot. Pero pagdating dito sa kay ano, Twitter, tingnan natin. Konting-konti lang, parehas lang pala. So yun ang ano nila. Siyempre, EPS technology carbon nano po yan. Okay, dito naman tayo. So ang size pala ng frame nito pagdating sa blue na to, medium naman to. Yan. Yung sa kanya isa small naman, ito medium. Yan. Undirectional carbon fiber. Siyempre pagdating naman dito tayo sa crank, nagkaiba sila. Ayan, pro wheel, gawa ng pro wheel, nakatubay naman siya. Nakatubay siya na pro wheel 36-26 teeth. So mas malaki ito. Mas malaki itong chainring niya sa labas. Pero nakatubay siya. Tapos yung FD niya retrospect 2-speed, you know. Tapos pagdating sa likuran, ayan, retrospect din. Ayan. Siyempre, tingnan natin. Oh, 12-speed kasi ito eh. Retrospect 12-speed. Yan. Dito sa cogs naman niya, ano, 11-2 46 teeth naman na 12-speed. Yun ang pinagkaibahan nilang dalawa nito ni ano, Storm 2 Twitter. Pareho silang Twitter. Doon silang kapangalan. So sa piyesa sila nagkaiba. So kaya mas mahal din ng konti to. Yan, pareho po yan, negotiable po yan. So yun ang pinagkaibahan nila. Siyempre, noon nagkaiba sila sa Zoom, ha? Kasi ano yun, Tektro na dito sa kabila. Tektro, Shimano. Ito naman, Zoom. Yan, Shimano. Zoom ba yun? Shimano? Wow. So yun. Pagdating sa frame, wala. Pareho sila na talagang naka-internal cable routing na rin. Yun. So kung papipilihin nyo ako sa dalawa, siyempre pipili ako dyan sa kasize, sa sakto sa size ko. Kung halimbawa mas mahal yung isa kasi to small, ito medium, pero parehong 29er, ang ano ko, ang size ko is small. Dito ko ngayon kay Storm 2.0, pero maganda na rin kasi advanced niya na, naka ano na siya, naka 13 speed, 1x13 speed. Pero itong ano, nakaano to, 2x12 speed naman. So medyo ano rin eh, even din ang kumbaga para sa akin pag pinag-compare to eh. Wala akong masabi sa dalawang Twitter na to. Leopard Twitter, saka Storm Twitter. Okay, ayan na po yung request nyo na ano, pagkakumparahin ko. Na, magkaiba lang sila sa presyo. Pero ako, mas gusto ko rin, ito mas mahal, mas mura. Pero ang fit ko kasi, pagdating small ako, ito naman medium. Kung medium ang size ko, I go to ano, Leopard. Yun lang ang differentiate niya. Siyempre, nagkaiba nga pala silang dalawa pagdating sa gulong. Kasi ito si ano, naka Innova Pro na siya. Innova Pro. Yan, maganda klase na yan, crossfit po yan na gulong. Na nakasalpak dyan na 29x2.25. Pero ano, smooth tread pwede na rin to sa mga flat. Maganda yan. So ang pinagkaiba naman nila, naka ano to, naka face. Yan, 29x2.10 naman. So mas makapal tong ano, gulong nito ni Storm 2.0. Siyempre, Maxxis naman kasi to. Yan. Naka Maxxis to si Leopard. Yun, so isa pa sa pinagkaibahan nila dito sa spacer. So I think carbon din pero mas smooth to.
Hindi tulad nito na talagang halata mo na talaga yun, carbon. Pero same naman carbon po yun. Yun. So yun mga idol, maraming salamat sa panonood sa mga comparison natin sa Twitter. Ito na po yung mga request nyo. Inano ko na rin, na-review ko about sa price nila sa kayong pinagkaibahan nila. Maraming salamat mga idol. God bless, mabuhay.